Kausap ko naman po yung asawa niya, sinasabi lang lagi sa akin, kaliwali, sabi niya, ako rin patulan ng asawa niya. Pero hindi ko naman pinapatulan ng asawa niya, iniiwasan ko nga. Kaya lang sa iwas ko sa kanya, kapag kinakausap ako, nagagalit siya, tinatalikuran ko na lang. Ilalo siya nagwawala. Tapos pagka nagwawala siya, sinusundan niya ako kung saan-saan. Tapos nung pong isang gabi kasi, naggalit siya sa akin dahil maaga ako umakyat sa taas. Kaya naman ako maaga umakyat sa taas kasi nga tapos na yung trabaho ko. Mm-hmm. Tapos pinababa niya ako, tinawagan niya ako. Eh di bumaba naman ako. Tapos ayun, nagsasalita siya. Pinagduduro niya ako doon sa kusina kung ano na yung mga pinagsasabi niya. Eh para hindi na lang ako umano sa mga sinasabi, iniwan ko siya. Umakyat uli ako sa taas. Pagkakit ko sa hagdanan, nandun siya sa hagdanan, hinaharang niya ako. Natatakot ako sa kanya, bawaya sa pagkakarang niya sa akin, sa pagdipensa ko. May mangyari sa kanya, ako pa ang may kasalanan. Ako pa ang masisihin ng pamilya niya. Yun ang kinatakot ko kasi araw-araw sa ginawa ng Diyos, wala siyang ginawa kung hindi lagi na lang magbunga. Kaya pag kisino siya, alam niyo ba, may sakit na kaya ako sa puso doon. Tapos kakausapin siya ng asawa niya, magiging okay siya. Tapos ilang araw, gano'n na naman ang gagawin niya. At inaalis ang asawa niya, tatawagin niya ako, tapos ayun na, magbubunga nga na naman siya ng buong magbubunga nga. So ngayon, ma'am, ganito. So ngayon, nakailang buwan ka na, may isang buwan ka na ba dyan? Dalawang buwan na po ako dito, sir. Na, dalawang buwan ka na dyan? Nung unang buwan ko, kinausap ko na yung amo ko, na gano'n nga ugali ng asawa, sabi pagpasesya ako, pagtiisan ko, ginawa ko naman, sir, eh, kaso araw-araw, gano'n ang ginagawa niya, hindi talaga siya nagbabago. Kinausap nga yung employer ko ng agency dito, sabi nga, nakiusap daw ang employer ko na wag ko na daw patulan ng asawa. Eh sir, hindi ko naman na pinapatulan ng asawa niya eh. Kaya lang hindi niya alam pag wala siya sa bahay niya, pag umaalis siya, hindi niya alam kung anong ginagawa ng asawa niya. Diba, mamaya baliktad rin pa ako nung babae, bugawan ako ng kasinungaling, alam niyo naman, asawa pa rin niya. Siyempre, hindi naman ako ang kakampihan, no? Siyempre, asawa pa rin niya. Pwede niya bang kampihan ng katulong? No, tama ka, o. Kaya si Itano, kinausap ko yung amo kong lalaki. Sabi ko, nag-away kami kinabukasan. Tinawag ako kasi hindi na nga ako pumasok. Sinabi ko nga, ayoko na magtrabaho sa bahay mo. Ibalik mo ako sa agency. Sabi nung lalaki, kaliwali nga daw. Sabi ko, hindi ko na kaya ugali ng asawa niya. Pasensyahan ko na daw, mabati. Pinigay kong pasensya. Sir, kung magtatagal pa ako ng 2 taon dito, baka magkasakit ako rito. Hindi ako magkasakit sa trabaho, kundi sa stress. Nadidepress na ako. Kaya lahat ng gamit ko yan ang pinag-empake ko na nga dahil gusto ko na lang umalis. Parang kung sabi ko nga sunduin ako ng agency, naka-ready na ako. Kaso agency, ayaw nga ako sunduin. Sinasabi nga nila nendo, amo ko daw dito, eh, mabait naman daw. Sabi ko yung lalaki, wala naman akong problema, mabait naman talaga. Kaya lang yung asawa niya, sobra talaga ang bunganga. Hindi ko talaga kaya. Ano ka? Sige ma'am, ganito. Yung actually yung agency mo dito sa Pilipinas, na-inform na dito ng kaibigan mo. So ngayon, iniintay lang update kung ano ang naging status mo diyan. Kailangan tinatawagan, hindi pinapatayan siya ng cellphone. Kaya mamaya pupuntahan ko. So ngayon, baka mamaya-maya, oo. Alam nila may problema na, wala na silang pakialam. Oo, mamaya pupuntahan ko. So ngayon, ganito. Pupuntahan niya ngayon, pagkatapos pag pinuntahan niya, tatawagan niya ako para makausap ko yung may mas maganda, may ari ng agency ang makausap. Pangalan ng agency mo, natandaan mo pa ba yung pangalan ng agency mo dito sa Pilipinas? LML. Yung LML po. MML. Sino ang may-ari? Sino nakausap mo dun, bago ka umalis? Ayaw po, hindi po kasi, bali dalawang company po kasi ang na yan. Yung isa pong nag-uusap sa akin talaga, yung may hawak sa akin, yung si Ma'am Nor, yung agent ko po. Doon po sa, IXL po, IXL. Sa IXL, agent yan, tapos nirefer ka doon sa LML. LML po kasi. LML. LML po kasi.
Opo, kasi company po sila. Company sister po sila. Kasi kung naipag-transaction po sa akin, yung pong si Ma'am Nor. Si Nor, may number ka ba ni Nor? Wala po akong number ni Ma'am Nor. Si Nor, yung may edad na ba yan o bata pa? Medyo bata pa po. Ah, sige, sige. So ngayon ganito, pag tinitext mo siya, wala ka palang number sa kanya, no? Sa messenger lang po kami nag-uusap, sir, yung Gian mode ko. Doon po kami nag-uusap sa messenger. Ayan nga po yung usap mo namin ngayong morning na nag-message ako, nangungumusta. Sabi ko, ano po ba yung action na pwede nyong gawin sa akin? Sinabi nga na nakiusap nga daw yung baba ko na huwag ko nga daw patuloy yung asawa niya. Nakiusap daw po. Yun po yung sabi. Mm-hmm. Sabi ko, how many times naman ako na ginagawa ko yun? Sabi ate, kausapin din mo yung amo mo, pakiusapan mo na kapag di nagbago yung amo mo lang babae, ibabalik ka sa agency, ibalik ka na lang. Eh, hindi naman na talaga magbabago yun, sir. Kasi lahat ng mga katulong rito, siyang nireklamo sa totoo lang. Lahat ng mga nagpupunta rito, nireklamo talaga siya. Okay, may kasama ka ba dyan ng mga Pinay? Wala. May kasama ako Pilipino rito, sir. Pauwi na siya. Okay. Siya nga, ayaw nga siyang pauwiin. Gusto na nga niya umuwi dahil may problema nga siya sa ano niya. Yung may sinaksak sa kanya, expire na. Ayaw nga siyang pauwiin. Meron silang kasama dito, sir, na matagal na. Yung 40 years nga, yung Indonesia. Eh, ang Indonesia kahit anong ano sa kanya, wala namang problema yung Indonesia. Sabihin, siguro nag-taste na lang sa ugali ng amo niya. Sabi nga niya, ganun nga daw yung babae. Eh, sabi ko, hindi ko kaya yung ganun. Okay, sige, ganito, mamaya pupunta doon si yung kaibigan ko at kaibigan mo para makausap sila. So ngayon, pagka wala pa rin nangyari, halimbawa, pag pinuntahan niya, wala, kami na ang papasok doon sa mga sunod na araw. Medyo ano ka lang muna, kalma ka lang muna. Medyo ingat ka lang muna dyan at para mapasok na, hindi naman sobrang magalit yung employer mong babae. So, iwasan mo muna makipagsagutan siguro sa kanya para mas maganda. Hindi na iinit yung ulo niya sa'yo kasi bakit ganun siya na laging mainit yung ulo. No? At saka, hindi ka naman, sanay ka naman sa trabaho, di ba? Sanay ka naman sa trabaho. Matagal ka na dyan sa pag-abroad, di ba? Oo. Opo, matagal na. Matagal so, na ako, sir. Marami na ako napuntahan. Ito lang talaga ang hindi ko kaya. So ngayon ganito, at papakiusapan natin yung agency dito sa Pilipinas na dapat maaksyonan na agad yan. Kasi pag hindi naaksyonan yan, may talagang malaking problema ang kaharapin nila dyan sa POA. Kasi obligasyon nila na tumulong sa inyo na mga OFWs, hindi lang paalisin pagkatapos pag napaalis, pabayaan lang dyan sa labas ng bansa. Kasi may pinirma naman kayo sa kontrata. May pinirma naman kayo sa kontrata na kung saan, kung anong pinirma sa kontrata, yan ang masusunod para magtrabaho, ano, dyan, hindi para pasigaw. Pasigaw-sigaw, pamaltrato. Di ba? Okay? Kaya po. So, kaya ngayon, ganito. Yung agency diyan sa sa labas ng bansa, wala bang pakialam? Walang pakialam yung agency diyan sa labas ng bansa? Alam nga po, di po ba yung kausap nga niya po yung friend ko nga po, sinasabi nga po na yung problema ko, pinipilit nga po nung nandiyan sa Pilipinas, yung agent ko na kausapin ko nga daw si Baba, pakiusapan ko nga daw. Sabi ko, paano ko pa pakiusapan? Ilang beses ko nang kinausap yung lalaki, palagi sinasabi sa akin, kaliwali, mapimuski lang ba, mama? Sabi ko, lagi naman gano'n ang ginagawa ng matanda. Okay. Siyempre, asawa niya yung karakter okay. Niya. Okay, ganito. Ang nagsabi niyan, yung ahinti na si Nor. Si Nor, na kakausapin niya. Oh, sige. Opo, isya po. Kaya sinin ko nga po lahat ng best ng conversation po namin ni Ma'am Nor. Mm-hmm. Diyan sa friend ko. Oh, sige. Sige. So, pero try ko po kung hanapin yung number niya. Kung may number po ako para po ma-send, para po kausapin niya. Sige, ma'am. O ganito, ma'am. Ano nga ang pangalan mo? Jeanette?
Opo. Jeanette. Opo, anong apelyido? Ha? Jeanette po, Mamalateo. Mamaladio. Okay, so Mamalateo yan po si Jeanette Mamaladio nasa Saudi Arabia. Mamalateo. Na kung, Mamalateo. Mamalateo. Oh, na kung saan nagtatrabaho sa labas na bansa bilang isang kasambahay. At ito ay pinapakitaan ng hindi maganda na pagtrato ng kanyang employer na babae. At okay lang naman kung part sa part ng asawang lalaki, okay lang, pero ang iniiwasan niya na lumaki ang problema at baka dumating pa ang, sa punto na sasaktan na siya or gagawa ng paraan na ganito-ganito ang ginagawa at siya pa ang may kasalanan. Kaya ang gagawin ng namin, tatawagan namin ang agency o kukontakin na aking kaibigan at tatawagan ako at pag walang nangyari, kami na ang papasok doon sa loob ng agency dito sa Pilipinas para maaksyon agad ang kanyang problema, mga kaibigan. At hanggang sa maiparating namin to sa UWA or sa PUE pag sila'y wala pang ipapakitang action para malutas ang problema ni Jeanette Mamaladio. Ano? Mamaladio. Okay? So, ma'am, asahan mo yan at magdasal ka. Hindi ka pababayaan ng pong may kapal. Ha? Okay? Opo, salamat. Okay, so yan. Salamat po. O, yan. Kaya sa mga kababayan ng OFW dyan sa labas ng bansa, at tumutok lamang sa aking channel, si sa Kaagapay ACTV. Kasi hindi lang ako bago sa paglutas ng problema. Since year 2000 pa po lamang, tumutulong na po kami sa problema, no? Yung pagtulong na sa mabilis na pamamaraan, hindi nyo kami nakikita sa TV, pero sa aming tanggapan sa opisina namin noon at doon nyo kami matatagpuan at hindi na kailangan na pahirapan pa yung kababayan natin. Hirap lang sa trabaho, pahihirapan mo pa paglutas ng problema. Ano? Diba? So kaya, ma'am, ipanawagan mo lang sa ano? Ipanawagan mo lang sa iyong agency. Ipanawagan mo sa agency mo sa Pilipinas. Ngayon na, ipanawagan mo. Yung gusto mo mangyari. Yung pong agency ko po sa Pilipinas na po naman matulungan ninyo ako rito kasi po sa totoo lang ilang amo na pong mga napuntahan ko. Ngayon lang po ako nagkaroon ng amo na ganito na hindi ko na po kaya talagang ugali ng amo po ba. Sobra na po akong depressed. Hindi na po ako makapagtrabaho ng maayos kaya wala po akong ibang hiling kung hindi po mailipat po ako sa ibang employer po dito. Gusto ko lang naman po magtrabaho, maghanap buhay para sa pamilya. Ano ba po ang mangyayari sa akin dito? Hindi ko po alam po ano po ang isip po ng mga amo ko rito. Kaya please lang po, tulungan nyo ako. Yung po amo ko lalaki, wala naman po problema. Yung lang amo ko lang po talaga babae sa problema ko. Okay, so yun lang. Tulungan nyo ako gawa ng action. Okay. Sige ma'am, at sana mapakinggan ng inyong agency at actually dito naman hintayin mo at maasahan mo at ang nandito i-work out namin ang inyong problema na idinalog sa amin ngayon, ha? So huwag kang mag-alala, magdasal ka lang, no? Okay? Okay, so okay. So yan po mga kaibigan, ang isang OFW sa labas ng bansa nasa Saudi Arabia. So lahat ng mga may problema, maaari lamang kayong kumontak. May number din naman po kami. Ang aking number ay 0948-093-9970. Ulitin ko, 0980939970. No? So, tuloy-tuloy ang aming pagtulong. Ay nagkakataon na ngayon na sa pandemic tayo. So, ayan. Although na sa pandemic, hindi pa kami nakabalik face-to-face sa aming tanggapan, pero hindi ibig sabihin, hindi kami nakabalik sa aming opisina, natitigil ang aming pagbibigay serbisyo sa mga kababayan natin na OFWs, hindi lamang sa labas ng bansa, pati sa mga pamilya dito sa Pilipinas. Maraming salamat po mga kaibigan, mga Luzon, Visayas at Mindanao na mga kaibigan natin na nakikinig or nakakapanood sa aming video. Suportahan po natin ang ating mga kababayan sa labas ng bansa.
Ito po, maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.